Tinupok ng apoy ang 11 bahay sa Dagupan City, habang 4 na stores naman sa palengke ng City of Ilagan nasunog din. May ulat si Joan Punsoy. Natupok ang mahigit 10 bahay sa Barangay Karanglaan, Dagupan City. Sa sunog na sumiklab umaga ng June 15, ang ilang residente pilit pang isinasalba ang mga pwedeng ibenta sa junk shop. Wala nang mababakas na anumang struktura o pundasyon nga ng bahay mula sa mga nasunog na tirahan. Ang mga ito magkakadikit daw at gawa rin sa light materials, kaya naman naging mabilis ang pagtupok ng apoy. Isang sidecar at motorsiklo rin ang nadamay sa sunog, gaya ng pagmamay-ari ni Susan na natupok ang buong bahay. Yung ibang gamit namin, karamihan hindi na nadala dito. Tapos ang nadamay, yung motor namin bago, sunog yung motor. Kasi ang dinala namin, tricycle, yung nagsimba kami. Buti na lang daw at nakalipat sila sa bago nilang tirahan bago pa magkasunog. Pero nabasag ang salamin ng bago nilang bahay. Naabo rin ang bahay ni na Vicky na pinagmulan daw ng sunog. Hindi ko alam kasi nasa trabaho kami. Tapos sabi nila galing daw sa likod yung apoy. Tapos may nakita daw silang 4 na bata sa silong ng bahay namin. Bukod sa LGU, may mga tumulong na rin sa mga nasunugan. Hindi muna nagbigay ng pahayag ang BFP habang patuloy ang investigasyon sa sunog. Sa City of Ilagan, Isabela, palyadong linya ng kuryente ang tinitingnang sanhi ng sunog na tumupok sa 4 na istol sa palengke. Ayon sa BFP, nagkaroon ng brownout bago ang sunog. Umabot sa second alarm ang sunog sa palengke hapon noong June 13, pero walang napaulat na nasaktan. Agad naman daw nagpaabot ng tulong ang LGU sa mga nasunugan. Joan Punsoy, One North, Central Luzon.